Ayan mga kanoy P, welcome back sa ating YouTube channel. Ang tutorial po natin ngayon ay circle effect. Paano mag-create ng circle effect sa mga project natin. So, pero bago pa tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para manotify ko po kayo pag may mga bago tayong upload ng mga video. So, simulan na natin. Of course, open natin itong ating Adobe Premiere Pro. Yan po. Pag inopen natin, yan ang lalabas. Tapos, punta lang tayo sa file. Tapos, pag-open lang tayo, open lang na lang natin yung ano, huwag na tayo mag-create ng another project. Open na lang natin itong dati nating project. Open recent project. Okay. So, okay. Nandito na po tayo sa ating Adobe Premiere Pro. Editing. Nasa editing space po tayo ng ating Adobe Premiere Pro. At dito po, paano natin umpisahan yung ating i-drag lang natin, i-import lang natin dito sa ating Adobe Premiere ang yung dalawang picture na lalagyan natin ng circle effect. Okay? Okay, dito muna tayo sa isa. Ito po yung picture natin. Itong lalagyan natin ng circle effect, itong mga tricycle na nasa daan. So, paano po natin gagawin, mga kanoy P, yung circle effect? Dito sa may parting kaliwa, sa pinakababa, hanapin yung new item. Hanapin nyo po yung new item. Click nyo po siya. At hanapin nyo yung transparent video. Click nyo po yung transparent video. At ilagay nyo doon sa ibabaw nitong clips na lalagyan natin ng circle effect. So, pagka nalagay nyo na, ito sa may effects, puntahan natin yung effects. Click nyo yung effects sa taas, at i-search ninyo yung circle. Yun, type nyo lang yung circle, lalabas na yun eh. Circle, click, i-drag nyo doon sa transparent video sa taas na nilagay nyo sa taas nung subject na nalagay nyo ng effects. Effects. So, pagka-drenag nyo yan, ang lalabas yun, makikita ninyo, merong isang bilog na maputi na lalabas. Yan po. Ito po yun. So, mula dyan, papalitan natin ng kulay. Punta tayo sa effects. Ito sa bandang itaas. At mula dyan sa effects, dito sa effects, under ng effects po, makikita po ninyo, ito po siya. Dito tayo magpapalit ng kulay. Click nyo yan, lalabas yung bars. So, usually ang ginagamit pag sa ganyan, ay red color. So, click natin, ayan po, naging pula na ang ating bilog. So, mula dyan, ilaki at iliit yung radius nyo. So, paano natin gagawin yun? Ito pwedeng sa motion, dito sa partang itaas. Tapos, punta kayo sa scale. Lakihan nyo lang. Hold. Tapos, lakihan nyo lang. Tapos, hilahin nyo lang. Hold. Tapos, hilahin nyo lang yung scale. Tapos, move nyo lang, sentro nyo, tapat nyo doon sa subject sa may tricycle. Ngayon mga kanoy P, susunod naman, punta tayo dito sa baba. Kung napapansin ninyo, buo pa siya. Ang gagawin natin, alisin natin yung gitna niyan. So kailangan nating puntahan yung baba, under po sa circle. Hanapin nyo yung thickness. Pindutin nyo itong thickness at magiging ganyan na po siya. Mawawala na po yung gitna niya at maliliit po yung radius niya. Yun po mga kanoy P, dito sa
under ng circle, hanapin yung thickness, yung H. Pindutin nyo, mayroon dyan thickness. So yun mga kanoybi, ganun lang po kasimple ang ating tutorial. Maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa sunod ko pang vlog. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.